Gentlemen, welcome back to the score. Happy New Year, Sir Nico. Happy New Year. Tama ba sabi ko? Enforcer. Enforcer. Traffic enforcer. Mananakit. Mananakit. Nung araw, ganyan din ang tawag kay Coach Topitz. Ayaw maniwala. Simple lang. Sneaky. Ang dami yung sneaky. Okay, at the top of the show, I said may mind games yung Japet tsaka Brownlee, which is, you know, weird kasi ang pagkakilala natin kay Japet, parang tahimik lang tong si Japet eh. So ano bang nangyaring mind games dyan, Coach? For me kasi, this is the finals eh. You know, coming into the series, I'm sure one of the things that Japet was thinking is how can he stop AD. So, finding ways. Kumbaga, kailangan anuhin mo eh, maghanap ka ng pamamaraan. So maybe it came to mind, or being competitive si Japet. He wants to challenge himself. Kasi sometimes when you challenge somebody, you're also putting pressure on yourself. So baka lang yun yung mindset niya coming into the series. So, and based on the outcome, nakalamang si Japet dito kay Allendale. Nakalamang nalama. Isa pa yung naka-shot block dun sa dulo. Which is the best way to win a mind game. Ikaw ba pagkatabat mo si Japet? Nagma-mind games kayo? Wala. Kaibigan ko si Japet. Pero malaki talaga siya. Hindi ko... Sabi mo kanina, wala kang kaibigan dito. Then, na ngayon, kaibigan ko na pala. Sabi mo ngayon, wala kang kaibigan dito sa Hinebra. Kahit sino, pwede mo karahin na yan eh. Then siguro tingin ko rin naging advantage dun is yung long break. So, na-refresh yung mind ni Japet. So, syempre, eager sila sa first sa game one. Talagang gusto nila magpakita due to Christmas break tsaka New Year break. Talagang 100% si Japet na emotionally tsaka gusto niya talagang manalo. Okay. Sige. Just one more thing about that Japet and Durham duel. Yung block sa dulo, foul, no foul? That's a clean block for me. Clean block. Kahit na sinasabi na medyo natukuran. It could go other way, but... I mean, it's only gonna be a foul if the referee is called a foul. But hindi tinawag. Hindi tinawag. Okay. So that's a good block. For me, clean block. I also mentioned that si Brownlee, 38 points, 16 rebounds. I would imagine if you're Coach Norman, guys, you cannot allow Justin Brownlee to score 38 points and expect to win. Yeah, well, there's a lot of factors to that then. I mean, ang ganda ng ball movement ng Ginebra during that time that Justin Brownlee had that run. They were scoring off stops, which is really hard kasi ano, pag-transition, ang hirap. But I guess that's really one thing that Coach Norman is focusing right now is how to really... Hindi mo naman masisiro si Justin. Just like sinabi ni CBC kanina, nung binantayan niya doon si Justin. kaya daw niya isiro si Brownlee, sabi mo, di ba? Oh, yeah. Pang game 8. So that's... I'm sure yung aggressiveness ni Justin is really there because they were catching up most of the part of the game. So, again, he make those shots. But those are good challenge shots din naman. Okay, ito para ano, matulungan natin at talagang makapulot ng aral no, yung ating viewers. Ikaw talaga ina-assign kay Brownlee, correct? Oh, yung sa Alaska, munti ka na eh. Kaya lang sa ganda. Yung sa Black Water, ako ina-assign. Oh. Oh, first quarter pa lang, 20 points na. Ayun, sabi sa akin, Brian, ubo ka na. Ang ginagawa. So, honestly, sobrang hirap bantayan. Bakit siya mahirap bantayan? Number one, he can play multiple positions. He's very agile. His basketball IQ sobrang taas. Pag sumagka, titira ka niyang 3 points. Pag pwede rin siya gumamit ng ball screen. Yun din yung one thing na mahirap as a big man. Babantayan mo may gumagamit ng ball screen. Napakahirap depensahan talaga. No? So, paano yun? Ano yung mga pwede mong gawin? Para? Kasi ngayon, tama naman si coach, di ba? You cannot shut down Brownlee. Yeah. Pero paano mo ililimit na huwag naman 38 points? Siguro, mag-focus yung Maralco sa defensive team inside. You know, more on help in defense, lalo na pagdating kay Brownlee, or mag-set sila ng mga scheme when it comes to pick and roll, or post plays, or mismatches. Mm-hmm. We talked about, remember the last time you were Coach Topics, meron tayong mga key player na binanggit, di ba? Yeah. It was you and Coach Alan, na pinili ni Coach Alan, si Stanley Pringle. Stanley, yeah. Ikaw pinili mo si Raymond Almasan. Yeah. O, kumusta manok mo nung game mo? Well, he scored the first 9 points or he really dominated the first quarter for Meralco because ang ganda nung... again, we talked about his capability shooting from the outside, which he really did. Ang daming times siya, Coach Tim was telling Japet to stay with Raymond, but yung mindset ni Japet because of the guards of Meralco were attacking, so he was forced to commit. So, ang ganda nung coverage or naging opportunities doon ni Raymond Almasan. So far, he was really a vital
cog for the team of Meralco. Sabihin mo na lang yung gusto mo sabihin. Natama ka na key player si Almasan. Na-chambahan. Rock and roll. Ikaw, tropa mo ba si, ano, si Almasan? Tropa ko. Nasasama ko kanina. Kami mo, wala na tropa dito ah. Wala. Kalotro ako. Na-tropa ko rin. Dilig-dilig ko rin. Tapos sa Gilas nakasama ko. Ayan, pag si Almasan, katapat mo, anong nangyayari? Ah, mabait yung si Almasan. Puro kwentuhan lang kami nung pag binidepensahan ko. Ayaw niya nga ako dinidepensahan. Sabi niya, Carl, tira mo ako bala sa'yo. Kaya mo ko ilabas si Coach Norman. Para diba? Hindi yung sinasabi yung kanina. Oo nga, iba yung sabi mo. Wala ko kaibigan sa mga yan. Nayayari niyo. Sabi ko, Coach, ikaw dito mo po. Okay, so, kung ikaw ang hinebra yung Almasan, di ba? Oh, big game. Yeah, big game. Paano hindi uulit yan sa, you know, for the remainder of the series? Obviously, syempre, yun nga, mga major adjustment nila, lalo na inside the paint when it comes to Raymond Almasan. Pero feeling ko talaga, sino man na natin? Actually, tatanong na ako tayo. Kasi alam mo, sila ni Coach Alan nagbigay ng prediction. Dapat ikaw din magbigay ng prediction. Sinong mananalo sa series na to? Tayo-tayo lang na atin-atin lang naman eh. Off-air. So off-air na. Hindi na kami naniniwala sa'yo eh. Hindi na kami alam. Off-air. Bakit sa off-air mo sabihin? May gusto malaman ng mga tao. Eh, mamaya matrade ako. Baka hindi pa matrade. Sabi kasi ni Coach Topex, pag short series, Meralco. Pag umabot ng 6 or 7 games, Barangay Ginebra. Yeah. Well, obviously naman talaga gusto lahat ng mga fans is Ginebra, majority. Pero yung Meralco, or I mean MVP group, talagang nag-aim talaga mag-champion eh. So, let's see. Mm-hmm. Safe nang sagot. Bigla na dami sinasabing yun. Let's see. Show me sa sagot. Coach Topex, CBC, maraming salamat guys. Thank you. Up next, we'll continue with our series of top fives in the MPBL with our best point guards of the league. Find out who the best court generals of the MPBL are when the score returns.